Layo ah. Yun yan, nasa dula. Yung may papel po na may tatlong katabing bola. Hello guys, so ito naman ang tetestingin natin ngayon. Ito ay kay Sir Jimenez na papuntang Baguio. So ito ay RTI Prophet Caliber 25. Ang pellet na gamit natin ay Exact Heavy Diablo MK2. Okay, so ayan. Tapos ang kanyang scope naman, ito. Ayan, EDPRS 5-25. So ayan, nakasetup na siya. Ito ay hindi kasukat nung ating scope mount para sa camera. Ang gagamitin natin ay ito. So ayan muna ang gamit nating setup. No. Spotting scope. So nakapag-try na tayo dyan. Doon sa try natin, naka-isang shot tayo. So makikita yun dito sa camera. Ayan, may isa na siyang tama sa left side. So ulitin lang natin. So same distance tayo, 50. Then kapag natas natin to sa 50. So installed nga rin pala dito yung ating ang tawag natin yan, ating silencer from Iloilo. So ito yung prepared natin gamitin kapag mga imported. Tapos ang gusto ni client, mura pero reliable. Okay, so mag-test muna tayo. Spoke muna natin ulit dito kung makakatama tayo. Problema, masyadong mahangin. Pagkakinyan nga ng kalaban ko, hangin. So level naman tayo. Okay, ready to shoot. Recording na rin itong isa. Sige. So nasa may kaliwa pa siya. Sino na kakabulin natin? Yung tama niya sa kaliwa. Same hold na. Ayan, ginawa na niya isang butas. Okay. Tao ba? Ayan naman. So, apektado talaga tayo ng hangin. Kasi kita niyo yung tama niya. Pahaba. So, ibig sabihin yung papel ay gumalaw. Sa halip na butas lang, yung tama sa kanan, naging pahaba. Yun. Puro kanan, tatlo na yun sa kanan, sa kaliwa, may isang kumanan lang. Nadadala siguro ng hangin. Ang hangin natin galing dito sa may taas. Malakas talaga. Kuha na ba yung pagtayon? Ayan, lalo pang lumakas. Ayan. Kaktado. Okay lang yan. So, wala na siya naman kasi nag-test tayo ng FPS kanina kaya may bawas na siya. Dito. Then may click. And then pwedeng right-handed ka or right eye dominant. Then pwede rin left eye dominant. So ayan, madali lang siya. Ganun. Butas na butas na yung gitna. Ayos na, ayos na. So, yan ang ating 50. Try naman natin dun sa dulo. O, malinaw na. So, testing na tayo kung ano mangyayari kapag dun sa dulo. May mga bisita lang kaya medyo maingay.
Just ang range. So 100. Target natin yung metal. Tingnan natin kung saan magdadrop. Tinamaan ang papel. Dahil medyo maingay na, so tinesting na lang natin kung tatamaan sa papel. At ngayon naman sa holdover na 2.5. Layo ah! Yun yun, nasa dula? Yung may papel po na may tatlong katabing bola. Sa point na to, medyo maingay na talaga kaya nag-voice over na lang tayo. Yan, kita naman natin, tinamaan na natin yung dilaw na ping pong ball. Ngayon naman yung puti na katabi. Ano yung din. Nakakadalawa na tayo. Ito kayang isang ito. Miss. Miss na. Ayan, so second attempt para sa table. Ayun, tumalsik na. Ayan, yan yung distance niya, around 90 yards. No, so ping pong ball sa ganyan distance. Dahil medyo mahangin talaga, ang targetin na lang natin ay yung bakal para mas sure tayo. So sa bakal daw. Mapagawa ko na. Hit. Nakita, may talbog sa baba. Hit yun. Check ulit natin. Baka naman chamba lamang yan. So, tinamaan na naman. So, ayun, malakas ang impact niya kasi caliber 25. Medyo ayun, oh, kita niyo ba yun? Pakaganda lang pagkakatama. Tinalikod na niya yung target. Ngayon naman, etep ulit natin sa dilaw kung kaya nating patamaan. So, kasi yung una shot niyan, ano lang, kumalog.